Painistigahan ng kamera ang pagpasok ng mga Chinese sa Philippine Coast Guard Auxiliary Force kung hindi aksyon ang PCG. Depensa ng Coast Guard Humanitarian Assistance lang daw ang papel ng mga Chinese. Itinanggi rin nilang espiya ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi makapaniwala ang mga kongresista sa naungkat na impormasyong may 36 na Chinese na nakapasok o na-recruit sa Auxiliary Force ng Philippine Coast Guard. The agency na involved sa pagprotekta ng West Philippine Sea, parang double whammy naman tayo doon, di ba? Bakit sila nakapasok? Sino yung mga nagpahintulot, who turned a blind eye? Sa pagdinig kahapon, lumabas na bagamat delisted o inalis na ang mga ito sa ahensya, nangangambang mga mambabatas na espiya ang mga Chinese. Ayon sa Coast Guard, nasa 2 hanggang 3 taon ding nanatili sa kanila ang mga Chinese. Tingin ng mga kongresista, dapat may managot dito. I'm sure so it would, hindi naman pwedeng nangyari lang yun na sila lang. It's not what we can consider an honest mistake. I'm sure the concealment is something that's malicious and that is a serious threat to national security. Kung wala raw mapapanagot ang PCG, mismong kamara na raw ang mag-iimbestiga. Okay. Mukhang panahon pa ito ni dating Presidente Duterte, unfortunately. Kaya parang tumitibay yung ating hinala, yung ating hypothesis na meron talagang deal itong si Duterte with China. Scary na nga yung fact na may ganun karaming mga Chinese nationals na nasa PCG. Pero mas scary po yung fact na may mga enablers sila mismo sa hanay ng pamahalaan ng mga kapwa natin Pilipino. Maging sa Senado, pag-aaralan na rin daw na imbestigahan ito. Ayon mismo kay Senator Bato de la Rosa, wala man daw itong threat sa national security, pero meron daw itong epekto sa ating national pride. Hindi raw magandang pinayagan magsuot ng uniforme ng ating mga Coast Guard ang mga Chinese. Sa akin lang, hindi maganda. Hindi maganda dahil hindi naman sila Pilipino. Bakit bigyan natin sila ng opportunity na makasuot ng uniforme ng Philippine Coast Guard? Itinanggi naman ng Coast Guard ang akusasyong espiya ang na-recruit ng mga Chinese. Humanitarian assistance lang daw ang partisipasyon ng mga ito at wala ng iba. Itong mga Chinese businessman na na-recruit po ng Philippine Coast Guard Auxiliary ay walang anumang partisipasyon po sa operasyon ng Philippine Coast Guard. Ang trabaho lang po nila ay pagka po may mga humanitarian assistance at sila po ay nagbibigay ng mga donasyon. Wala po tayong matibay na basihan para maakusahan silang mga Chinese spies. Hindi rin sila nakakapasok sa mga areas kung saan meron kaming mga operations at meron kaming mga dapat na ingatan. Pero para sa isang security expert, banta pa rin ang mga Chinese. Ano man yung involvement or non-involvement nila, number of fact na may nakapasok, infiltration pa rin, threat pa rin ang pagtrato natin sa kanila. Ang tenga ng bawat isa at ang mata ng bawat isa dyan ay napakalakas para mabigyan sila ng mga impormasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.